Yo, what's up mga kabanbos, and welcome back again sa ating YouTube channel Vincent Official TV. So for today's video mga kabanbos, so meron tayong gagawing reaction video ngayon. So ang gagawin natin reaction video ngayon, ang pinakamayamang bansa sa buong mundo. So ano pang gagawin natin in 3, 2, 1, let's go mga kabanbos, let's do this. Baba ng France ay matatagpuan ang napakaliit na bansa, ang Monaco. Meron lamang itong land area na 1.98 square kilometers. Mas malaki pa ng halos 6 times ang Navotas. Maliit man pero pagdating sa yaman, nako, hindi pa huhuli ang Monaco. Ayon sa datos ng United Nations, ang GDP per capita ng bansa noong 2020 ay $173,696. Pangalawa sa pinakamataas sa mundo. Mas mayaman pa ang Monaco kaysa sa United States. Sa katunayan, mahigit 32% ng populasyon ng Monaco ay mga milyonaryo. Makikita dito ang iba't ibang mamahaling yate, sasakyan at mga brands. Never been in a place where I find luxury cars everywhere and people wearing luxury brands. Sa sobrang rangyan ng Monaco, ang mga mamamayan ay tila ba namumuhay prinsipe at prinsesa. Ayon sa isang OFW na nagtatrabaho sa Monaco, nasa 200,000 pesos pataas ang kikitain doon depende sa sipag. Ang laki, di ba? Pero ang tanong, bakit napakaraming milyonaryo sa Monaco? Alamin natin ang sikreto ng bansang tinaguriang Billionaire's Playground. Monaco ay matatagpuan sa French Riviera. Ito ay itinuturing na isang city-state. Ang city-state ay isang maliit at independent na bansa na binubuo lamang ng isang syudad. Ang Monaco ay protektado ng France at ang opisyal na lingwahe dito ay French. Ang kanilang international policy ay naaayon rin sa political, military at economic interest ng France. Ngunit sa kabila nito ay isang independent na bansa ang Monaco at hindi naging parte ng France. Ang Monaco ang pangalawa sa pinakamaliit na bansa sa buong mundo kasunod ng Vatican City. May lawak itong 1.98 square kilometers lamang. Mas malaki pa ng halos 6 times ang Navotas na may lawak na 10.69 square kilometers. Dahil nga maliit, isa ito sa pinakasiksik na bansa na may populasyon na 36,469 as of July 2022. Pero kahit maliit, ay sobrang yaman naman ng bansang ito. Ayon sa datos ng United Nations, ang GDP per capita ng bansa noong 2020 ay $173,696. Pangalawa ito sa pinakamataas sa mundo. Halos 53 times ang laki nito kumpara sa GDP per capita ng Pilipinas na $3,299 lamang. Mas mayaman pa ang Monaco kaysa sa United States na may GDP per capita na $63,123 lamang. Sa katunayan, mahigit 32% ng populasyon ng Monaco ay mga milyonaryo. Tanyag ang Monaco sa grandiosong Casino di Monte Carlo. Sikat ito dahil madalas itong setting ng mga pelikulang James Bond, gaya ng Never Say Never Again at GoldenEye. Bonsoir, Monsieur Bond. Très heureux de vous voir. Bonsoir, Pierre. Ça va bien? Bien. Pero alam nyo bang bawal sa mga Monegasque ang magsugal sa kasino? Hindi rin sila pinapayagang pumasok dito, maliban na lamang kung sila ay empleyado. Ito ay nag-ugat sa kasaysayan ng pagkakatatag ng kasino sa bansa. Ika-19 na siglo habang naghahari ang House of Grimaldi sa Monaco nang manganib itong mabankrupt. Kaya naisipan ni Princess Caroline na magbukas ng kasino sa Monaco. At ito na nga ang Casino di Monte Carlo. Ito ay para humikayat ng mga turista at maka-generate ng kita para sa bansa. Ito lamang ang tanging hangarin ni Princess Caroline at ayaw niyang maglustay ng pera ang mga mamamayan ng Monaco sa pagsusugal. Kaya ipinagbawal niya ito at nagtagumpay niya si Princess Caroline sa kanyang hangarin dahil hanggang ngayon ay napakaraming
maraming mayayaman mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumadayo dito para mag-casino. Isa ito sa kanilang source of income at naging daan para lumago ang kanilang turismo. Kabilang sa mga kilalang bilyonaryong naninirahan sa Monaco ay ang may-ari ng clothing brand na Topshop na si Sir Philip Green at maging ang pinakamayaman sa UK noong 2019 na si Jim Ratcliffe ay nandito rin. Higit sa 75% ng nakatira sa Monaco ay mga banyaga. Sa sobrang dami ng mayayamang gustong tumira dito ay nagkukulang na nga sila sa space. Bakit nga ba ito paboritong tirahan ng mga milyonaryo mula sa ibang bansa? Ano ang meron dito na tila magnet na humahatak sa mga pinakamayayaman sa mundo? Bago natin yan alamin, nagustuhan niyo po ba ang content natin ngayon? Kung oo, ay mag-comment po kayo ng yes! Sabing merong tatlong dahilan kung bakit maraming mayayaman mula sa iba't ibang panig ng mundo ang gustong lumipat at tumira sa Monaco. Ang Monaco ay itinuturing na tax haven. Ang mga kumikitang mamamayan ay walang binabayarang income tax. At kapag ang 75% naman ng kita ng korporasyon ay sa loob ng bansa, sila rin ay tax exempt. Ito ang isa sa nakakahikayat sa mga milyonaryo at bilyonaryong mag-migrate sa Monaco para hindi maubos ang kanilang yaman sa pagbabayad ng tax sa kani-kanilang bansa. Ayon sa pag-aaral, ang poverty rate ng Monaco ay zero. Ibig sabihin, walang sinumang namumuhay na mababa sa pandaigdigang poverty line. At sinasabing isa ito sa magandang resulta ng kawalan ng income tax sa bansa. Sa ay magandang lugar ding pagtayuan ng negosyo. Kaya naman, ang mga mayayaman ay mas lalong yumayaman habang nakatira dito. Maraming mga mayayamang sikat na personalidad ang nakatira sa Monaco dahil dito may privacy. Hindi kasi basta-basta nakakakuha ng picture ang mga paparazzi dito. Kailangan muna nilang humingi ng pahintulot sa gobyerno. Kaya ang mga naninirahan dito ay malaya talagang nakakapaglakad sa daan nang hindi inaalala ang media. Bukod sa tax at privacy, ang isa pang dahilan ay ang lifestyle sa Monaco. Ang bansa ay tinaguri ang billionaire's playground dahil bukod sa casino, tambayan ito ng mga ultra-rich taon-taon sa tuwing gaganapin ang tanyag na glamurosong event, ang Monaco Yacht Show at Monaco Grand Prix. Nagkalat ang mga mamahaling sasakyan sa daan at napakaraming tindahan ng kilalang mga brands. At may iba na gumagamit pa ng helicopter para bumiyahe sa halip na sumakay ng taxi. Ang ganda ng view at buildings ng Monaco ay nagpapakita talaga ng karangyaan. Pero ang tanong, paano naman kaya namumuhay yung mga taong hindi milyonaryo at yung mga nagtatrabaho lang sa Monaco gaya ng mga OFW? Sa Monaco, lahat talaga ay mahal, pero medyo malaki naman ang sweldo kumpara sa ibang bansa. Ayon sa vlogger at OFW doon na si Ma'am Hanaliza, ang minimum wage ng mga full-time worker ay nasa 1,500 to 2,500 euros. Una sa humigit kumulang 88,000 to 146,000 pesos kada buwan. Libre na rin ang bahay at pagkain. Pero depende po daw ito sa employer dahil may mga kakilala siya na nasa 3,000 euros pataas ang sweldo. Para naman sa mga part-timer, nasa 10 to 25 euros kada oras ang sweldo. At kapag marami ang client, ay syempre malaki din ang kikitain. Mas malaki daw ang kita ng part-timer kaysa full-time. Pagdating naman sa real estate o pabahay, ang Monaco ang pinakamahal sa buong mundo. Ayon sa Forbes, ang average price ng property sa Monaco noong 2020 ay nasa 47,619 euros o humigit kumulang 2.6 million pesos per square meter. Kung ikaw naman ay uupa, ayon kay Ma'am Hanaliza, ang renta ng isang studio apartment ay nagkakahalaga ng 1,400 euros o humigit kumulang 82,000 pesos kada buwan. So sobrang pricey talaga. Yung iba na hindi libre ang bahay, karamihan sa kanila para makatipid ay sa lugar sa France na malapit sa Monaco sila umuupa ng bahay dahil mura lang.